umaga po mga kabayan. Start natin tong 7K engine ko. So kung mapansin nyo, August 5 pa to hindi umandar. Pero hindi bumababa yung gas niya. Ayan. Kaya nilagyan ko siya ng ganyan eh, para nakikita ko. Hindi siya bumababa yung gas. Ayan, meron pa rin. Sabihin, wala pang singaw yung diaphragm natin. Maganda pa. So ayan, tingnan natin kung one click pa rin siyang may start. So kung mapapansin nyo ito mga kabayan, gagalaw yung arm yan. Ayan. Tapos ito. Ayan, malamig na malamig yan mga kabayan. Ayan. Malamig na malamig siya. Kasi last na gamit na nito, August 5 pa eh. Tingnan natin kung one click start. So ayan, gasan natin ng mga dalawang apa. Tingnan natin kung... So ayan mga kabayan, no? Halos isang linggo ko siyang hindi napaandar, pero one click siya. Medyo mga kabayan yung aking makina, medyo maingay yan. Mababa ang mineral. Patagalan yung mga kabayan. Wala-wala. Siyempre, nakababa yung langis. Nag-down ano siya. Nasa oil pan. Ayan, kanina ay nag-start tayo ng sasakyan. Pero August 5 kung siya huling pinaandar, ginarahe ko rito sa tali ng bahay namin. Pero kung napansin niya mga kabayan, one click start siya. So bakit niya ba siya one click start kahit matanda na yung makina ko? 94 model to mga kabayan. Mahalaga na ma-maintain niyo mga kabayan is itong ano, fuel pump. Paano natin mamimintin ng maayos siya? Kailangan namimintin nyo ng maayos ang fuel filter. Kasi kung madumi ito, nakakahigop siya ng dumi mula sa tangke, maaaring yung papasok, yung makakalusot na dumi dito sa fuel filter papunta ng fuel pump ay maka disgrasya doon sa diaphragm. Kung mapapansin nyo kanina mga kabayan, kahit hanggang sa ngayon may kas siya. So ayan, oh. Hindi siya bumababa kahit paabutin siya ng buwan, hindi siya bumababa. Tapos yung fuel filter ko, mapapansin nyo, ayan, oh, medyo malabo ng puno siya ng gas. Kailangan namimintin nyo ng maayos itong fuel filter, itong fuel pump. So ito, nakasalalay ang lifespan niya dito sa fuel filter. Kasi pagka nakakahigop siya ng dumi, maaaring yung diaphragm o yung mga valve niya sa loob. One way valve yan mga kabayan eh. Nabutas o mabarahan. Pagka nagkagano na, yun na ang problema. Maaaring mabutas na yung diaphragm, makikita nyo tumatagas, or kung hindi man siya tumagas, nawawalan siya ng supply na gas. Kumbaga nawawala siya, nagda-down papunta sa tangke. So yun yung mga tip ko sa inyo para nang sa ganoon, one click start. Eh, siyempre, isipin nyo mga kabayan, bago naman anya yung spark plug ko, bago naman kabayan yung
contact point ko o nakaya with my enter naman ako. Pero bakit hard start pa rin? Doon sa mga kabayan ito, sa fuel pump, yung pag-ano nyo nito, itong fuel filter pag mimintin nyo. Tapos, itong, ano na to, sa may air horn, itong tapat na to, nandyan yung floater. Meron dyang valve sa gitna. At itong ano na to, meron yan na strainer. Pwedeng madumi rin siya mga kabayan. Kasi nga, nakakahigop ng dumi. Itong fuel filter. Kaya yan yung mga mahalaga na inyong i-maintain. Kahit naman kayo mga kabayan, yung mahilig kayong mag-DIY, ilan lang naman na tornilyo yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 tornilyo lang naman yung tatanggalin nyo. Huwag kayong matakot mga kabayan. Tapos, yung sinasabi ko na floater, huwag nyong gagalawin nyo. Basta hugutin nyo lang yung pin. Basta huwag nyong gagalawin yung ano na yon. Tanggalin nyo yung ano dito, yung pinaka-strainer, tapos yung needle valve. Yun ang lilinisin nyo para yung gas tuloy-tuloy na nakakapunta rito, napupunta sa carburetor. Tapos ito, nangangailangan ito ng 10 per square inch PSI para makapag-supply siya ng gas papunta sa carburetor at makapunta siya sa intake at masunog niya yung gas. Ganon siya mga kabayan, ganon ko siya mini-maintain itong ano ko, itong makina ko. Kaya kung napansin niyo doon sa unahang video, eh, one click start siya. Kahit na yan ay maghapon kong gamit, one click start pa rin siya mga kabayan. Kasi nga, nami-maintain ko ng maayos itong fuel filter ko. Makikita nyo, parang medyo luma na, pero maayos pa yan. Maayos pa yan. Makikita. At saka yung ano, yung pagpapagas nyo, dapat dun sa, kumbaga, kilalang gasoline station, Petron, Shell, o Caltex. Pero ako mga kabayan, sa pinagpapagasan ko, Flying B. Kasi kilala ko naman yung ano doon, yung mga gasoline boy. At saka malinis naman sila. Doon din hiyang yung ano ko. Gamit nyo rito mga kabayan na gas premium. Kasi carb type yan mga kabayan eh. Kaya premium ang gamit. So, sana mga kabayan, nakakuha kayo ng tip ulit-ulit. Na-maintain nyo ng maayos yung filter para yung lifespan niya tumagal. Tapos ayun, yung dito, needle valve, malinis. Yung strainer, maayos din. Maayos yung nakakadalo yung gas. Tapos yung needle valve, yun nga, nagkukos yun ng overflow. Kaya yun yung mga kailangan nating maayos sa ating makina kung mga matatanda na yan. So, yan mga kabayan, yung tip ko sa inyo. Maraming salamat.